Job hunting tips, mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-apply ng trabaho. Hello guys! Welcome back to my channel! Bago ko po sisimulan ang video na ito, gusto ko muna po magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, pakiclick po ang subscribe button at pakilike na rin po. Ngayon, nandito tayo ngayon sa aming bahay, kung saan dito sa aming terrace. Kung napansin nyo sa unang video ko, medyo madilim kasi nandun tayo sa kwarto. Kahit na may ilaw na, medyo madilim pa rin. Ngayon, welcome sa aking second vlog. Our topic for today is all about job hunting. Kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-apply ng trabaho. Okay guys, ang tip na ito ay regarding sa aking or according ito sa aking mga job experience o kung mga na-experience ko sa mga pag-a-apply, okay? Meron tayong apat na uri o apat na klase ng mga job seeker. Una, andyan ang mga fresh graduate. Ito yung mga taong wala pang job experience o ito yung mga naghahanap pa lang ng trabaho. Okay? Sa pag-a-apply ng trabaho, kung ikaw ay fresh graduate pa lang, so ilalagay mo rito sa iyong resume yung mga seminars na na-achieve mo, yung mga OJTs, yung mga awards mo nung ikay nag-aaral pa. So malaking tulong ang resume sa pag-apply mo na trabaho. Okay guys, ang pangalawa naman ay yung mga first time pero hindi related sa course nila ang kanilang ina-apply ng trabaho. Halimbawa, education graduate ka pero gusto mo mag-apply ng call center, ito yung mga dapat natin gawin. Sa pag-apply mo ng trabaho, dapat nandun yung self-confidence mo sa sarili. Confident ka sa mga pag-apply mo sa trabaho kung kausap mo ang interviewee. Tapos, alamin mo rin kung ano yung ability mo sa pag-apply mo ng trabaho. Kung kaya mo ba yung ina-apply mong trabaho na yon. So, kailangan nandun yung self-confidence mo at yung ability mo sa pag-apply ng trabaho kung anong position ang inyong ina-applyan. Okay? Ang pangatlo naman ay ang mga may experience o job experience pero iba sa kanilang ina-applyan. Ibang posisyon ang kanilang ina-applyan ng trabaho. Okay? Sa pag-a-apply mo ng trabaho naman, kung ikaw may experience pero ibang posisyon dati, okay, kailangan alamin mo muna ang company profile ng iyong ina-applyan ng trabaho. At syempre, alamin mo rin kung ano ba yung mga duties and responsibilities sa posisyon na ina-applyan mo. Okay? Meron din kasing mga interviewee na sabihin nila, bakit ka namin tatanggapin? Eh, meron na una sa iyo na same ang posisyon, tapos experience na rin, may experience na rin sa kanilang trabaho. Okay? So, sa akin naman, ang nasagot ko doon, kasi natanong na rin sa akin yun, ang sagot ko naman, sinulat ko siya rito. Naniniwala po ako na may iba't ibang ability at capacity ang bawat applicant. Nasa kanila na po yun, ipaano nila ito gagamitin at kung paano ito mapapagtagumpayan. Bilang aplikante, alam ko po kung ano ang pwede kong may i-share sa company nyo. Na balang araw, ito ay magagamit ko para maging asset sa inyong company. Yun po ang nasagot ko nung na-interview po ako kasi nung nag-apply ako, ang dami namin. So, kabutihan palad, ako yung nakuha. So, yun lamang po ang aking tip, okay? Sa pangatlo na with experience pero ibang position sa kanilang ina-applyan. Okay, sa pang-apat naman, ito yung mga aplikante na gusto mag-apply with same position. Halimbawa, merchandiser ka na sa dating mga ina-applyan mo o dating trabaho, ngayon mag-apply ka bilang merchandiser ulit. Okay, sa mga ganitong bagay, medyo hindi na mahirap mag-apply kasi meron ka ng job experience, alam mo na yung mga pasikot-sikot. Siyempre, bali ang mapapag-aralan mo na lang kung ano yung mga product knowledge, yung mga nandoon. Siyempre, alamin mo rin yung mga magiging duties mo at yung mga responsibilities mo dyan sa bagong a-applyan mong trabaho. I-compare mo doon sa ibang position o ibang company na in-applyan mo.
kung ano yung ba yung ma-share mo dyan sa company, kung ano yung mga techniques mo, yun pwede mong ibibigay sa bagong trabahong a-applyan mo. Okay? Heto naman po ang tips kung ano ang dapat natin gawin at hindi dapat gawin sa pag-apply ng trabaho. Una po, kailangan natin ng resume siyempre. Pwede tayo mag-print ng mga 5 o hanggang 10 resume. Siyempre, sa paggawa ng resume, sa pag-apply din ng trabaho, andun na rin yung paano ka makasave ng time, effort, at siyempre, pera na rin. Para isang gastusan na rin sa pagpupunta ng trabaho. Limbawa, sa isang street o sa isang opisina, applyan mo lahat yung diretso para hindi siya maaksaya sa pamasahe. Pangalawa naman po ay ang attire. Malaking bagay po ito o malaking factor po itong attire na to sa pag-apply ng trabaho para makita ng interviewee kung talagang professional ka sa pag-apply ng trabaho. So, kailangan sa pag-apply ng trabaho, pwede ka mag-suit ng mga formal o semi-formal, depende sa position ina-applyan mo. So, napakapangit na matignan kung mag-apply ka na ang susuot mo is sando or t-shirt or shorts, napakapangit tignan. Okay? Kung ako interviewee, bagsak ka na kaagad. Okay? So, malaking factor o malaking points na rin kung maganda ang iyong kasuotan. Siyempre na rin, tignan mo na rin pag may interview ka na. So, mag-retouch ka, mag-polvus ka, kung babae, mag-makeup ka, o ayusin mong buhok mo, mag-supply ka, mga ganon. So, malaking bagay yung yung outlook. Okay? Pang-apat naman, magdala ng ballpen at papel or notebook. So, dito, susulat mo yung mga sinasabi ng interview sa'yo. Doon, makikita ng interviewee na interested ka sa ina-applyan mong trabaho. So, i-take down mo, isulat mo yung mga important details na pwede mong i-take note. Okay? Susunod naman ay mag-smile ka with confidence. Siyempre, kapag kausap mo siya, andun yung confidence ka sa interviewee na matatanggap ka, inisip mo matatanggap ka, positive lagi ang isipin mo. So, nakangiti ka, hindi yung pagpasok mo sa interviewee is nakasimangot ka, okay? Mag-a-apply ka, nakasimangot ka, di ang pangit naman tingnan, di ba? Okay? Tapos, wag na wag mong kakalimutan na makipag-shake hands hanggat maaari. Pagpasok mo sa interviewee, makipagkamay ka, okay? So, it's a sign of professionalism din yon, okay? Pagkapasok mo sa opisina, sit properly. Umupo ka ng maayos. Hindi yung nakakuba ka, nakasandal ka, ganun. So, kailangan sit properly kapag i-interviewin ka. Okay? Dapat, andun na rin yung eye-to-eye contact. So, mata sa mata, tingnan mo mata ng nag-interview sa'yo, doon, nakakatch up niya o nakikita niya na talagang interested ka rin sa ina-applyan mong trabaho. Okay? After mo ma-interview, magpasalamat at makipag-shake hands na rin. Okay? Hanggat maaari, kung ini-interview ka pa lang, huwag na huwag mo muna tatanungin yung sahod. Lalo na kapag hindi ka pa nakapasa at kapag ini-interview ka pa lang. Okay? Yan lamang po ang aking mga tips na pwede natin gawin at mga hindi dapat gawin sa pag-apply ng trabaho. Sa next video ko, yung mga possible questions and answer sa interviewee o sa pag-apply ng trabaho. Okay? Maraming salamat. See you on my next video.